Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jerry. 51 anyos na ngayong araw na ito. Kaarawan ko kasi ngayon, Idol. Ang mga apo at anak ko talaga ang nagpursigi sa akin na magpadala raw ako sa inyo ng sulat tungkol sa mga karanasan ko noong kabinataan ko pa. Gusto raw nilang maisaere ang aking kwento sa inyong YouTube channel. Kaya heto ako ngayon nagpapadala sa inyo para na rin sa kagustuhan ng mga anak ko. Sisimulan ko na po, Idol, ang kwento. Apat kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Sina kuya at ate ay lumuwas na ng Maynila at doon na nagtrabaho. Nakatira kami sa bayan ng Gitafe dito sa Bohol. Ang lugar namin ay maraming mga puno pero malapit lang kami sa bayan. Ang pamumuhay naman namin ay sakto lang. Hindi kami mahirap at hindi rin kami mayaman, pero may mga tao na rin naman kaming natutulungan, lalo na ang mga kabataan. Ang papa ko kasi ay isang army, at dito lang din siya na destino sa bayan namin. Si mama ko naman ay isang guru, pero hindi ko rin masasabi na nakakaangat kami sa buhay. Basta masaya na kami na nakakatulong sa ibang tao nang hindi nangihingi ng anumang kapalit. Noong mga panahong iyon, ay nag-aaral pa lamang ako ng kolehiyo sa kursong criminology sa bayan. Pero noong mangyari ang karanasang aking ibabahagi sa inyo, ay nataon na bakasyon namin iyon. Walang klase sa paaralan at wala ring paperworks na mga gagawin. Isang araw noon, habang ako ay namimigay ng ice cream sa ilang mga batang naroon sa park sa bayan namin, ay nakita ko ang kaklase kong lalaki. May dala itong bag na malaki at isang maleta. Sa tingin ko ay pauwi isa sa kanyang probinsya. Wala naman na kasing klase at sayang naman kung mamamalagi lang siya sa boarding house. Dagdag gastos lang din iyon. Sunny! Saan ka pupunta? Uuwi ka na ba sa inyo? Tanong ko pa sa kanya at agad kaming nag-fist bump noong magkalapit kami sa isa't isa. Oo, doon muna ako sa probinsya namin habang hindi pa nagsisimula uli ang klase. Sayang din kasi ang pera kung magpipirmi ako sa boarding house. Dahil sa ibinaba niya naman ang kanyang dalang bag, ay inaya ko na lang din siya na kumain muna bago bumiyahe. Nag-order ako ng pagkain namin. Iyon pa lang ang unang beses na pinaunlakan ni Sunny ang aking alok. Noong nag-aaral pa kasi kami, ay palagi ko siyang inaalok na magmerienda. Pero palagi niya din naman akong tinatanggihan dahil sa nahihiya daw siya. Sunny, hindi mo ba uubusin ang pagkain mo? Malayo pa ang biyahe mo, di ba? Sabi ko pa sa kanya habang umunguya ng pagkain. Napansin ko kasing kakaunti lang ang bawas noon. Busog pa kasi ako, Jeric . Ayaw nga sana ako kanina nung inaya mo ako. Kaso, lalo na akong mahihiya kasi palagi na lang kitang tinatanggihan. Kaya kumain na lang din ako kahit kaunti. Tsaka kakakain ko lang din sa boarding house bago ako umalis. Mahabang paliwanag niya pa. Salamat nga pala sa kabaitan mo, Jeric . Napakabuti mong tao. Siya nga pala, magdiriwang ng kapistahan ang baryo namin sa Makalawa. Baka gusto mong bumisita sa lugar namin para makita at makilala mo rin ang mga magulang ko. Dalhin mo na rin ang mga tropa mo para may kasama ka. Napaisip naman ako sa imbitasyon ni Sunny sa akin. Total naman ay bakasyon at wala rin akong ginagawa. Kaya sinabihan ko siyang sige. Pupunta kami sa kanilang probinsya sa Makalawa. Kumuha siya ng papel sa kanyang bag at isinulat doon ang kumpletong address ng kanilang bahay.
Tapos noon ay nagpaalam na si Sunny sa akin. Noong makauwi na ako sa bahay ay tinawagan ko kaagad ang dalawa kong kaibigan na sina Max at Miguel. Inimbita ko sila na magtungo kami sa lugar nila Sunny. Hindi naman nila ako tinanggihan. Kinagabihan, habang kumakain ang buong pamilya namin at nag-uusap-usap ng mga tungkol sa mga bagay-bagay, ay nagpaalam ako kay Papa na dadalo ako ng kapistahan doon sa Pitugo. Ma, Pa, magpapaalam sana po ako. Pupunta kami nila Max at Miguel sa Pitugo. Inimbitahan kasi kami ng kaklase namin dahil piyesta raw sa kanila. Huminto ako noon sa pagsubo at tiningnan ko si Papa. Sigurado ba kayo sa lugar na pupuntahan niyo, Jerry? Tanong pa ni Papa sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na kabahan. Alam ko kasi kung papaano magalit si Papa. Opo, Pa. Binigyan din ako ng address ng kaklase ko. Oh, sige. Basta kung anumang mangyari doon ha, ay tatawagan mo ako agad. At kung may mapansin kang kakaiba, ay umalis na kayo agad sa lugar. Naiintindihan mo ba? Maotoridad na sabi pa ni Papa. Napatango na lang ako noon at hindi na muli pang nagsalita. Kung sakaling hindi pa kasi ako pinayagan ni Papa, ay hindi rin naman talaga ako tutuloy. Iba kasi kapag sinuway ko ang sinabi ng aking ama, hindi lang sermon ang aabutin ko, mas malupit pa doon ang magiging parusa. Noong dumating na nga ang araw ng aming pag-alis, ay ginamit ko ang sasakyan ni Papa para hindi na kami mahirapan pang mag-commute. Dinala ko na rin ang aking jungle knife para may magamit kung kinakailangan. Gaya ng napagkasunduan namin ng mga tropa ko, ay dinaanan ko lang sila sa kanilang bahay. Malapit naman sa kalsada kaya ayos lang. Bro, sa Papa mo ba itong kotse? Ang astiga! Manghang sabi pa ni Miguel na sinundan naman ni Maxwell o Max. Ang disenyo kasi sa loob ng kotse ni Papa ay pangsundalo at sa labas naman ay kulay itim na tinted na salamin. Kaya hindi makaklaro sa labas kung may tao ba sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe kami noon ay biglang nagsalita si Miguel na ikinagulat namin ni Max. Bro, alam niyo na ba ang latest na balita sa lugar na pupuntahan natin? Nakikinig lang ako kay Miguel habang panay naman siya sa pagsasalita sa backseat. Ituloy mo na kasi, huwag ka nang pabitin. Binatukan naman ni Max si Miguel dahil sa pambibitin nito sa kanyang kwento. May narinig kasi ako mga bro na may mga aswang daw na nakatira sa lugar na iyon. Iyon lang daw kasi ang lugar na naiiba sa bahaging iyon. Tsaka, wala na raw dumadayo sa lugar na iyon dahil natatakot. Napapaisip naman ako sa sinasabi ni Miguel. Sa totoo lang, ay may mga narinig na rin akong balita na katulad noong sinasabi niya. Pero sobrang tagal na noon. Nasa high school pa yata ako at tandang-tanda ko pa na sinabi sa akin ni lolo ko noon na takot daw ang mga aswang sa sanga ng kalamansi at buntot ng pagi. Saan mo naman yan narinig, Migs? Tanong ko pa habang hindi pa rin inaalis ang tingin ko sa kalsada. Kahapon ko lang iyon narinig, bro. Pumunta kasi ako sa palengke. Tapos may nagkikwentuhan doon ng mga tindera na isda tungkol sa lugar na iyon. Marami daw kasi ang mga dumadayo doon dati para makifiesta. Pero bihira na lang daw ang nakakauwi. Nababakas ko sa mukha ni Miguel kapag tinitingnan ko sa salamin na kinakabahan ito at natatakot sa kanyang kinikwento. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Sabi ko pa, sabay inihinto ko ang kotse. Ano ka ba bro? Wala namang ebidensya na magpapatunay na may mga aswang talaga na nakatira doon. Tsaka, anong panahon na ba ngayon? Baka naman, kwento-kwento lang yun. O paninira sa mga taga roon. Paandarin mo na at malapit na magtanghalian. Nagugutom na ako eh. Wika naman ni Max. Napailing na lang ako sa kanila
dahil parang takot ang mga ito. Pero noong ihinto ko naman ang kotse, ay mabilis na binawi ang kanilang mga sinabi. Kaya pinaandar ko na nga uli ang sasakyan at binaybay na ang daan patungo sa lugar na pupuntahan namin. Malapit na rin kami noon sa bayan ni Lasani. Kaunting pagmamaneho na lang. Noong makarating na nga kami sa bayan ng Pitugo, ay nagtanong-tanong kami roon kung saan ang Baryo San Ramon. Iyo! Sino ba ang pupuntahan niyo sa lugar na iyon? Tanong pa ng matandang pinagtanungan namin. Kaibigan ko po, Manong. Bali, kaklase namin. Inimbitahan niya kasi kaming dumalo sa kapistahan nila. Sagot naman ni Miguel. Ganun ba? Masyadong delikado ang lugar na pupuntahan niyo, mga iho. Dahil pinamumugaran ng maraming aswang ang lugar na iyon. Dagdag pa noong matanda. Ha? Totoo po ba talaga ang aswang Manong? Maangkong tanong na kunyari wala akong alam. Kung gusto niya talagang malaman ang katotohanan, edi sige, tumuloy kayo. Pero ito, tanggapin niyo itong paninda kong kalamansi. Bago kayo kumain, ay patakan niyo muna ng kalamansi ang mga pagkain. Pero huwag kayong magpapalata sa mga taga doon ha, dahil siguradong magagalit sila. Kumuha naman noon ang matanda ng isang supot na kalamansi at hindi na iyon pinabayaran. Manong, baka naman sinasabi niyo lang iyan para bilhin namin yung kalamansi niyo. Pagbibiro naman ni Max. Ano ka ba? Sinabi ko bang bayaran nyo yan? Walang bayad ang kalamansi ko. Ibinibigay ko na lang sa inyo para mapatunayan talaga ang sinasabi ko. Kung ayaw nyong maniwala sa akin, ay nasa inyo na yan. Ako naman ay magpapaalam na sapagkat may gagawin pa ako. Mag-iingat ka, iho ha! Uwi ka pa ng matanda sa may hinawakan noon ang kamay ko. At inilagay sa aking mga palad ang kalamansi na nasa supot. Ramdam ko naman noon ang sinseridad noong matanda, kaya kinuha ko ang kalamansi at nagpasalamat sa kanya. Noong binabaybay na namin ang daan patungo sa baryo ni Lasani, ay napansin kong puro na nga kakahuyan. Wala na kaming nakitang mga bahay. Sabi naman noong matandang napagtanungan ko, ay tago raw ang baryong pupuntahan namin at wala nang nangangahas na pumunta doon dahil natatakot nga na mabiktima ng mga aswang. Ipinilig ko na lang ang ulo ko sa isiping iyon kasi hindi pa ako handa na makakita ng totoong aswang. Uy, bro! Baka sa kanila na ang bahay na iyan! Turo naman ni Max sa unang bahay na nakita namin. Huminto naman kami dahil hindi ko na maipapasok doon ang sasakyan. Hanggang doon na lang kasi ang kalsada at makipot na rin ang daan. Bumaba kami at dinala ang aming mga gamit. Pero bago kami nagpunta doon sa bahay, ay binigyan ko ng tigdalawang kalamansi ang mga kasama ko. Sinabi ko sa kanila na wala namang masama kung mag-iingat kami. Mga tol, huwag kayong magpakakampante ha. Maging alisto kayo kung ayaw niyong maging pagkain ng mga aswang. Paalala ko pa sa kanila habang binabagtas namin ang daan patungo kinasani. Pagkarating namin doon sa isang bahay ay una kong napansin ang mga buto ng hayop na nakasabit sa mga sanga ng puno na para bang sinadyang ilagay para maging disenyo. Nakaramdam agad ako noon ng kakaiba. Kaya pasimple kong isinilid ang aking kamay sa bulsa ng aking jacket kung saan naroon ang aking jungle knife. Noong makapa ko ang puluhan o hawakan noon, ay mahigpit ko na iyong hinawakan. Jerry! Maxwell! Miguel! Mabuti at nakarating kayo! Tara! Tuloy kayo sa loob! Tamang-tama! Katatapos lang namin magluto ng tanghalian! Sigaw pa sa amin ni Sunny na sumilip mula sa isang bintana. Dinala niya na nga kami sa loob ng bahay. Maayos naman ang kanilang bahay.
Nakakapagtaka lang dahil kahit sa kanilang mga dingding ay may mga butong sinadyang ikabit. Napadako naman ang tingin ko noon sa isang batang kumakain ng hilaw na karni na nagtatago sa ilalim ng lamesa. Medyo distansyado naman ang pwesto noong bata, kaya kitang-kita ko siya mula sa pintuan pa lang. Noong tumalikod sa amin si Sunny, ay kinalabit ko agad sila Max at Miguel, tapos inginuso ko ang bata na nasa ilalim ng lamesa. Oh my God! Iyon na lang ang nasambit ni Miguel dahil biglang lumapit sa amin si Sunny at dinala na kami sa may kusina nila. Binigyan niya kami ng pinggan at kutsara. Habang kumukuha ng putahe at kanin, ay nagkatinginan muna kami. Alam kong katulad ko din na kinakabahan sila. May mga bisita namang iba doon na kasabayan namin, pero sarap na sarap ang mga iyon sa pagkain. Pero mabilis na rin natapos at lumabas ng bahay. Hindi mawala sa isipan ko noon ang batang nasa ilalim ng lamesa. Kaya nang makaupo kami ay kinuha ko ang kalamansi. Nasa ilalim pa rin ng lamesa noon ang kaliwa kong kamay. Hindi ko pa magawang ipatong ang kamay ko na may hawak na kalamansi dahil nakatingin pa sa amin si Sunny. Habang nag-uusap kami noon nila Sunny, ay ginamit ko ang matalas kong kuko upang mabutasan ko ang kalamansi. Noong mabutas ko naman iyon ay sumirit ang katas. Ah! Kuya! Ang sakit! Nagulat kaming lahat nang biglang sumigaw ang bata na nasa ilalim ng lamesa. Agad nga kaming tatlo na napasilip sa ilalim ng lamesa at nakita namin ang mukha ng bata na tila ba napaso. Pero ang mas ikinasindak namin ay malapit nang maubos ng bata iyong kagat-kagat niyang hilaw na karni. Dali-dali namang hinila ni Sunny ang bata papasok ng kwarto. Bago pa nga sila makapasok ng kwarto, ay matalim ang tingin na ipinukul sa akin ni Sunny. Ang mga magulang niya naman ang humingi ng pasensya dahil may sakit daw sa utak ang kanilang bunsong anak, kaya ganun ang inaasal noon. Kumain lang kayo mga iho! Sambit pa ng tatay ni Sunny at sumunod na rin sa silid. Tara, patakan na natin! Mahina, ngunit maotoridad ko pang sabi kina Migs at Max. Dali-dali naming hiniwa noon ang kalamansi gamit ang dalakong jungle knife at pinatakan ang pagkain na kinuha namin. Hindi nagtagal ay bumula ang mga iyon at unti-unting nagkulay itim ang mga karne, lumpia pati na ang humba. Doon din nagmula ang nakakasulasok at nakakasukang amoy. Ang mga putahe ay naging bulok na laman na halatang sobrang tagal na dahil nangingitim na ang mga iyon at meron ding sariwang karne na meron ding sariwang dugo. Nagkatinginan kaming tatlo at nag-uunahan naman sa pagtulo ang butil-butil naming pawis dahil sa kaba. Oh! Bakit hindi pa kayo kumakain? Hindi nyo ba nagustuhan ang mga inihanda namin para sa inyo? Nagulat naman kami nang biglang dumating ang mama ni Sunny at kinuha nito ang nabubulok na laman at sarap na sarap itong kinain. Maya-maya pa ay bigla na lang itong nagsusuka at nakita namin ang pamumulan ng kanyang mga mata. Takbo! Sigaw ko pa at kumaripas na kami ng takbo papalabas ng bahay. Habang tumatakbo kami ay kinuha ko na rin ang susi sa aking bulsa. Bro! Ang daming aso sa likuran natin! Sigaw pa ni Miguel sa amin. Lumingon kami ni Max at ganun na lamang ang aming pagkahilakbot nang makitang merong limang malalaking aso na humahabol. Bilis! Magsipasok na kayo! Sigaw pa ni Miguel. Nauna na itong nakapasok ng sasakyan. Dali-dali kami pumasok sa loob. Pero naabutan ng isang aso ang kaliwa kong binti. Ah! Taragis kang aso ka! Napamura na lang ako noon sa sakit.
Yumuko ako at sinaksak ko ang ulo ng aso gamit ang hawak kong jungle knife. Nagwawala naman iyon sa sakit, kaya dali-dali ko nang isinara ang pinto. Simigil na rin ang pinagmaneho ko. Lumipat ako ng pwesto sa may backseat. Bro! Ang sakit! Ah! Ah! Tulungan mo ako, bro! Umanap ka ng tali! Talian mo yung hita ko! Impit ko pang sigaw kay Max. Pinunit ni Max ang isa sa mga dala niyang ekstrang damit at itinali iyon sa hita ko para tumigil sa pag-agos ang dugo. Max! Tawagan mo si Papa! Bilis! Ibinigay ko naman sa kanya ang cellphone ko at ipinadial ang numero ni Papa. Dito! Dito! Tulungan niyo po kami! Sigaw pa ni Max habang kausap niya sa kabilang linya si Papa. Mabilis ang pagmamaneho noon ni Miguel, pero maya-maya lang ay biglang may kumalabog sa bubungan ng kotse. Mas lalo niya pang pinabilis ang takbo ng sasakyan. Pagkatapos ay biglang huminto. Dahilan upang tumilapon ang isang aso na naroon sa bubungan. Maya-maya pa ay may nakikita kaming malalaking truck na paparating. Nakita kong tatlong military truck iyon. Huminto ang isang truck sa harapan namin at nakita kong bumaba doon si Papa. Dali-dali namang binuksan ni Miguel ang pintuan ng sasakyan at nakita nga ni Papa ang nangyari sa akin. Sergeant! Kayo na muna ang bahala sa mga aswang na iyon! Sunugin niyo ang mga bahay nila upang wala nang mabalikan kung sakali mang may makatakas! Dadalhin ko muna sa ospital ang anak ko! Sir! Yes, sir! Sagot pa ng mga kasama nito. Matapos nilang magsisalot sa isa't isa, ay si Papa na ang nagmaneho ng sasakyan. Mataas po, Boss Carl, ang ranggo ng Papa ko, kaya respetado sa kanya ang kanyang mga kasama. Habang nasa biyahe kami, ay naitanong ko kay Papa kung bakit napakadali niya namang nakarating. Ang sabi ni Papa na tinawagan niya daw ang kampo ng militar na malapit sa lugar na iyon at nagtanong tungkol sa lugar nila Sunny, at nalaman niya ngang pinamumugaran talaga iyon ng maraming aswang, kaya agad na siyang bumiyahe. Dumiretso na siya sa military detachment at naghintay na lang ng tawag namin. Alam niya daw talaga na mangyayari iyon sa amin, dahil ayon pa sa mga kabaro niya doon, marami na rin ang nai-report sa kanila na nawala magmula noong dumalaw sa lugar na iyon. Tsaka nalaman din ni Papa ang address ng bahay na pupuntahan ko, dahil naiwan ko ang maliit na papel na nakasulat ang address ni Sunny sa lamesa. Pagkarating nga namin sa ospital, ay agad naman akong inasikaso ng mga doktor at nurse. Makalipas lang ang tatlong araw noon ay nakalabas din ako. Mabuti na lang daw at hindi gaano kalalim at kalaki ang naging kagat sa akin ng aso. Noong makauwi ako sa bahay ay dinalaw naman ako ng mga tropa ko. Nang araw ding iyon ay nalaman namin mula kay Papa na may mga aswang daw silang napatay, pero meron ding mga nakatakas. Tsaka nasermonan din kaming tatlo ni Papa noon at sinabihan kami na bago raw namin puntahan ang lugar ay alamin daw muna namin ang background o history noon, para daw malaman namin kung anong klaseng mga tao ang naninirahan sa lugar. Tanggap ko naman noon na may kasalanan din ako, dahil nagpadalos-dalos ako ng desisyon nang hindi inaalam ang totoong kasaysayan ng lugar na aming pupuntahan. Nagpapasalamat pa rin kami dahil nakauwi kami ng ligtas at hindi napahamak. Si Sunny naman ay wala na akong naging balita sa kanya. Wala na rin naman akong planong alamin pa kung saan man siya nagtatago. Hindi ko nga akalain na may lahi pala silang aswang. Magaling talaga silang magkunwari, pero wala namang baho ang hindi sumisingaw. Lahat ng sikreto ay maaari ding mabunyag kahit anong tago pa natin dito. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwento kong ito. At sana
ay kapulutan ng aral ng iyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.